Now to growing concerns about the deadly coronavirus officially hitting the U.S. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades. And Japan is also dealing with a surging wave of COVID-19. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. The country's positivity rate has doubled in a week. COVID-19 cases are rising once again. The coronavirus. COVID-19. Coronavirus of COVID-19. COVID-19. Officially hitting the entire of Metro Manila. Dalawang taon na rin nang nakakalipas simula ng nagka-pandemya. Nakulong ako sa lugar na dati aking tinuturing na tahanan. Ngayon ay mistulang naging kulungan na lang ang bawat silid na dati ay aking tinuruyan. Miss ko na ang eskwela. Nakakamiss yung ingay ng mga kapwa ko kabataan habang dahan-dahang tinatahak ang daang punta sa aming kanya-kanyang silid-aralan. Naalala ko yung tawanan at ingay ng mga sasakyan. Tila, parang ilang taon na ang nakakaraan. Kumusta na kaya sila? Yung mga kaibigan ko, kumusta na kaya? Ako? Kumusta na ba ako? Ito na nakaupo, nagtataka, nagtatanong, nakakasigaw, ngunit pabulong. Alam niyo kung pwede lang isigaw at ilabas lahat ng nararamdaman ko. Kamusta ka na? Mabuti pa ba ang kalagayan mo? Mga mensaheng inaasahan ko. Alam niyo yun, mga simpleng tanong na makakapagpatanggal ng nararamdaman ko ngayon. Ito yung pangungulila. Ngunit, hindi pangungulila mula sa isang tao. Pangungulila sa mga pagkakataong nalagpasan ko. Pangungulila sa simoy ng hangin sa labas ng aking paaralan. Mga akbay ng kaibigan. Lakas ng kanilang mga tawa at ang kanilang presensya. Lahat yun ay hinahanap-hanap ko. Ngunit dahil sa pandemya na ito, lahat yun ay nawala. Nawala ako na kung tutuusin na hindi ko man lang natamasan ng maayos noong normal pa ang lahat. Hindi ko na kaya. Sa tingin ko, suko na ako. May tanong na bumabagabag sa isipan ko. Bakit? Bakit wala lahat? The Philippines has expanded COVID-19 measures outside Manila as daily infection spiked to 2-month high. Tonight, COVID is making a comeback with the number of cases surging more than 50% in the last 2 weeks. A hospital emergency room cannot take any more COVID-19 patients as the number of people getting infected grows by the day. A local doctors group says some hospitals across the Philippines are now seeing an increase in COVID patients. Walang rason kasi hindi ko na talaga alam. Wala nang kumakatok sa kwarto kong puno ng mga palaisipan. Palaisipang matatapos pa ba ang pandemya? Matatamasak pa ba ang pagiging malaya? Malayang gumalaw ng walang takip sa bibig. Kayang tumawid sa dinaraanan dahil sa pagkawala ng maskara. Ang dami kong nakaligtaan, mga panahon na aking nalagpasan. Pagkakataon na nasayang. Tigil na. Ayoko na. Tama na. Gusto ko nang maging malaya. Malaya sa mga tinig na sarili ko lang ang nakakarinig. Sa mga palaisipang may nakakadinig ba sa akin? Makasama ang mga kabataan na kagaya ko.
There. Gaya ko na nangihingi ng tulong, na nangihingi ng presensya, maihatid ng mga mensahe na nais kong iparating. Marinig ang mga hinanaing at makalimutan ng pag-iisa, bumalik sa dating ako. Makasigaw ng may laman ng lalamunan, marinig ang aking boses. Mabigyan ng pagpapahalaga, makita, madinig, maintindihan, katulad ko na isang kabataan. Biktima din naman kami ng pandemya. Kailangan din naming huminga. Kaya parang awa niyo na. Intindihin niyo naman ako. Kasi mahalaga rin naman ang nararamdaman ko. Alam ko hindi habang buhay mag-iisa ako. Kaya kahit ngayon lang sana, pakinggan niyo ako. Pakinggan niyo ang bawat paghinga at bawat hangin na lumalabas sa aking bibig dahil humihinga ako. Patuloy akong hihinga. Nakakaramdam ako ng emosyon at ako ay mahalaga.